Jayla, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi mo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Hello friends, welcome to the Snooki Serna channel. For this episode, kilalanin natin ang isang dekalibreng filmmaker. We enjoyed and loved his films. Now let's listen to his story. Director Renzo Lori Reyes. Hello, Direk. Kamusta po? Okay, thank you for having me. Ano pinagkakaabalahan mo, Direk? Meron akong mga sinusulat na essays tungkol sa trabaho namin ni Peke. Tapos may dinedevelop akong pelikula ngayon na hindi ko pa pwedeng masabi yung producer ko. Ah, pero meron. Watch out tayo dyan, guys. Para hindi mausog. Tama, totoo. Direk, you're not active on TV now. No. Bali, nag-retire ako nung bago pa mag-COVID. Alam mo ba yung feeling pag, you know, ang tagal ko na sa showbiz, you know, 1985 ako nagsimula eh. So, all those years, pag papunta ka sa set, lagi mo iniisip pa naman for setup ko, saan ko lalagay yung camera, okay, ganyan. Excited ka lagi. Tapos sometime around 2014, 2015, parang hindi ako ganun ka-excited. And in fact, stress na stress ako. 4 a.m. Wake up call ko, mga 3:45, 4 a.m. ganun. Alis na ako. Gusto ko na una ako sa generator eh. Ganun ako obsession din yun eh. It's as bad as being late, being too early. Anyway, notice ko, hindi na ako natutuwa. I wasn't looking forward to my first setup. I wasn't thinking about the show, about the shoot. Direk, parang would you say that it was some kind of a burnout? Hindi. Because na-burnout na ako eh. Nung mga 2009, ganun. It's so different from... Nung nagsimula na maging 50 sequences a day, hindi na nakakatawa. Totoo. Di ba? Totoo, Direk. My gosh. Direk, di ba kayo po ay galing ng Caloocan? Kayo po ba ipinanganak sa Caloocan? Yes, sa Caloocan ako pinanganak. Kamusta pa ang batang Lori Reyes po? Hindi kami mayaman. May bahay kaming sarili. Pero naalala ko, poor kami. Hindi ko lang maisip. Siguro grabe mag-struggle yung parents ko. Kung mahirap kami, bakit lahat kami nasa La Consolacion? Ay, lako! Ginagapang nila yun siguro. May memories kami na hindi pwedeng kami kumuha ng ulam. Kailangan yung mama ko pito kami. Mm-mm. Yung mama ko maglalagay ng ulam dahil pag kanya-kanyang kuha, mauubos. So may mga ganun akong memories. Masaya yung... Pero happy ang childhood, Direk. Nung matanda na ako, tsaka ako na-realize na favored ako, tsaka yung isang sister ko, si Dr. Claire Carlos. Kasi kami, gifted. Lagi kami honor. Pero kaya ako naging paborito, hindi dahil cute ako, kundi lagi akong honor. And speaking of which, diba, Direk, first batch kayo ng Philippine Science High School. Direk, so talagang you are the brainiac of the family. Weird yung experience niya. Kasi nung kumuha ako ng exam, syempre puro mga honor students lang yung pwedeng kumuha ng exam eh. Pero nung nandun ako, pagsaw-saw ko talaga sa Philippine Science, lahat ng kaklase ko valedictorian. Kinabahan talaga ako. Kasi lahat ng kaklase mo, ang pinakamasama sa lotatorian. Diba? Pinakamasama pa yun. God! Hindi ako magaling sa math. Hindi ako magaling sa arithmetic eh. So, worried ako. Para sa isang tao na sinasabi mo hindi ka brainy, electrical engineering lang naman ang tinake-up nyo sa UP. Ay, may kwento yan. Kaya pagpasok ng UP, electrical engineering, kasi scholar ako. NSDB scholar kasi ako pagpasok. Bawal kang kumuha ng humanities. So, bakit hindi mo siya tinapos? Oh my God. Kaya ako hindi natapos sa college dahil aktivista ako. Mahirap ang buhay ng Pilipino noon eh. Hindi na ako pumapasok. Did you start out as a director? No. I started out as a production manager. Yung best friend ko kasi, na aktivista din, naging teacher niya si Peke sa Lasal, Bacolod. Nung nandito na sila uli sa Manila, pinakilala niya sa akin si Peke. Si Peke noon, nagdi-direct ng PBA, mga panahon ng Crispa Toyota. Crispa Toyota. Oo. Giyosi pa siya. Makita mo may kamay na nakalabas sa Obiban. Yung kamay ni Galyaga yun. One time, nung 1980,
kailangan kong lumipat sa bahay sa Quezon City for some reason. Nalaman ko may bakante doon sa bahay ni Peke na doon nakatira yung art department niya, sila Ronnie Lazaro, sila Joel Torre used to live there. Hindi ko nalaman tuloy direct. Anyway, so doon sa commune na yun ni Galyaga, sa New Manila, tatrabaho ko nun sa World Executives Digest. My God, nakakorbata. Kunyari, paalis ako noon, alas 5 maglilinis akong kotse. Paalis ako ng ganyan. Kakapakap lang nila Galyaga, siguro galing sa shooting ni Bernal, ganun. Kikita ko yung art department, 5 a.m., nagbubukas sila ng beer. Yan ang gusto ko na lifestyle. Pero Biro, yung attraction ko, hindi sa art, kundi sa lifestyle. Saan ka nakakita ng trabaho na pwedeng uminom ng beer ng alas 5 ng umaga? Tapos kinuha ko ni Peke na PM. Ang galing mo pala, ang director na lalabas, ano? Hindi ko kalahin. Inoffer ako ni Peke na ano, kasi nag-quit ako sa trabaho ko eh. Nung nalaman niya na jobless ako, sabi niya, meron akong upcoming ano na sa Regal, yung Blood Moon ang title. So sabi ko, hindi ako marunong, hindi ko alam yan eh. Sabi ko, ano ba yan? I'll be starting at the top. Ganun, PM kagad ako. Sabi niya, hindi, madali lang. Sabi niya, you're bright. You'd know what to do. Anyway, hindi natuloy yung first project ko kay Galyaga. Yung Blood Moon. So my first work in the movies was actually for Abo de la Cruz. Mysterio sa Tua. For ECP, na ang boss ko bale, si Aimee Marcos. And then I went on to be Peke's production manager. In kinuha niya uli ako sa Virgin Forest. Yun ang first ko na trabaho. I mean, production PM. As PM. Yes. Yung Scorpionized kasi pin-reprod na namin ni Peke, no? Ako rin ang production manager noon. December 1984, si Peke had a massive heart attack. Nung nagre-recover na siya ng konti, ayaw siyang i-discharge ng St. Luke's, ng doktor niya. Tumakas kami actually, sa ER kami nagdaan eh. Para sa first shooting day ng Scorpio. Mga rebelde talaga kayo. Tapos ginawa namin yung Scorpio, hirap si Peke nun dahil nakatungkod siya, lagi siya nakahiga. After that, sabi niya, ano, mahihirapan ako mag-direct mag-isa. So he started scouting for a possible partner. I was not his first choice. Ang una niyang in-offer si Don Escudero, and then Uro, and then Abo de la Cruz. So fourth choice pala ako. That's bad. Luckily for partner, me, lahat sila hindi tinanggap. Because they all had ambitions of being a director. Mm-hmm. Ako, akala ko magiging editor ako. Kung sa totoo. Ano mo ay interest mo, director? Addict ako sa post-prod. Nakatitig lang ako sa ginagawa ni Jess Navarro. Yung, God! Jess. Sir Jess Navarro. Isip ko, mas powerful pa sa director yung ginagawa niya. Kaya niyang baguhin yung ano eh. Historia. Yung kwento eh. correct. So, akala ko magiging editor ako until in-offer ako ni Peke. By then, acclaimed director na si Direk Peke. Oo, kasi ano na yung oro eh. So, what did you feel about that? I mean, did you have any apprehensions being his, you know, directing side by side? Wala. Ako, I remember at the time, ang feeling ko, mahihirapan ako mag-adjust. Dahil hindi ko pinlano na maging director. Yun lang. Alam ko na may reputation si Peke na as a very good filmmaker. So, ang nasa isip ko lang siguro, marami kong matututunan dito. Ganun. So, cliche na tanong, pero nag-forge talaga kayo ng brotherhood. Parang naging friends na talaga kayo, best of friends. Hindi. Kaagad, hindi. Nag-develop yung friendship namin in the process of our being co-director. Pero medyo mabilis ng konti. Siguro by the time of Hiwaga sa Balete Drive, medyo close na kami. Pero by the time of Chana, close na talaga kami. Direk, may ibang tao sa industriya na sinasabi na assistant director. I mean, wala naman, there's nothing wrong, completely nothing wrong with being an assistant director. Pero alam mo na mga iba natin dyan. You'd be surprised, mga scholar. Hindi naniniwala na co-director ako. Or hindi nila ma-accept. Mahirap maglagay ng dalawang tao sa pedestal. Magsulat ka ng sentence, Galyaga and Reyeses Chana. Hirap naman ito. Dalawang apostrophe, may end pa. Kahit ganun kasimple lang. Kahit mga scholar, nilalaglag yung pangalan ko. Being Pinoy, may racist element. Exactly. Mestizo. Correct. And Indio. Correct. May ganun. May ganun. Component. At saka gwapo. Kasi ang gwapo ni Peke.
ano kasi kami ni Peke, yung isang natutunan ko kay Peke, happy set. Pag masaya yung set, ang ganda ng pelikula. No matter how bitchy or how badly behaved my actor is, huwag mong aawayin ang artista mo. Kasi there's no way out of it. Kailangan mo pa rin i-direct mamaya, kailangan mo pa rin kausapin. Pag magkaaway na kayo, anong gagawin mo? Just hate her. Oh, bakit puro her? Anyway, kasi her. I'm thinking of a specific direct, person. Direct, maaari ba kayo magbigay ng clue kung sino yung her? Joke, direct. Direct, eto nga, buzzer question po tayo. Hi, Direct Lori. From Once Upon a Time, kid, huwag kang susuko. Hiwaga sa Baleta Drive. Tiyanak, abandonada, tuwakwak. You use Lorenzo Reyes. What made you decide, Direct, to change it to Lori Reyes? May pelikula kami na Lorna Edu. Lorna Gabi. Huwad na heredera. Sabi ni Peke, there's something wrong with your ano, with your name. Kaya tayo walang hit. Ako pa may katalanan. Sinisip pa yung name. Puro flop yan. Sabi niya, palitan natin pangalan mo. Mahilig si Peke mag-numerology. So he finally came up with Lori. Lori. How did you cope with his ano, passing? Oh my God. Totally unexpected, kahit na medyo unhealthy si Peke for a long time, totally did not expect him to, ano, to pass that early. Oh, at that time. I miss the friendship. Kasi ang nangyari sa amin, naging constant, ano kami, chismoso kami. You know, kami yung original na Marites. So we discuss everything. Tsaka konti lang yung friends ko na ano yun, na malalim yung humanities background ba? Si Direk Peke, is that? He's well-educated, he's very well-read. He's a very good person. Grabe yung empathy niya. Buzzer question number two, Direk. Hello, Direk Lori. Your creative partner and co-director, Direk Peke Galiaga, is known as an actor's director. So can you tell us, with your many works with him, who is your most favorite actor or actress, and who is your least favorite, and why? Sa lalaki, Michael De Mesa. Must be the most pleasant time I had directing. And sa babae, Janice De Belen. Sa worst naman, there's Alexon. Wala ako naging problematic na lalaki na in terms of set behavior, wala. Si Shell, pinagalitan ko yan. Kasi nag-direct ako ng ano, Star Drama Presents Shell, remember that show? Anak ng kamote. Mag-re-retouch yung makeup, 3 hours, gano'n. Mayroon bang nag-re-retouch yung 3 hours? Ano, takot na takot pa naman ako kay Pilar Pilapil. Guess ko si Pilar. So, oh my God. So, sinermonan ko ng husto si Sabi niya, Direk, si po, hindi namin ma-makeupan. Bakit? Ano po, humahagulgul. Ang first natin na encounter direct yung Once Upon a Time. Yes. Naka-schedule ka for one day shoot. Kasi, di ba? Ano yun eh, cameo eh. Nakakatawa ko ito eh. Nung ko rin lang na ano yung concept ng cameo. Kasi, big star ka. So hindi na ano, wala ka naman sa main cast, pero nandun ka sa malaking-malaking eksena sa ending. Dahil ikaw yung babae sa dream ni Goma eh. Okay, Parts, umpisa na natin sa cheeseburger, ha? Pagkatapos, Parts, French fries. It was one of the last that we shot. Late ka. Oh. Tapos, si Dolphy kasi, late din siya eh. Madalas mga 30 minutes, ganun. Pero ikaw yata mga 4 hours, 5 hours late. Diba? Tapos nagsara yung ano, Alimol. Yung location.
yung Wendy's. Pagdating mo, lumayas si Dolphy. Umalis. Kakain daw siya ng midnight snack. Direct flash the movie na nga. Scorpionites. Awang-awa ako kay Anne-Marie kasi hindi ko ma-imagine na nakalabas yung boobs mo at napakaraming tao. Ikaw talaga, bakit palagi sarado yung bintana ng kwarto mo? Binubusuhan mo yung asawa na si Kyo, no? Ano mo naman kayo? Baka marinig kayo. Akala niya totoo. Baka naman totoo. Si Peggy never wanted to show genitalia with Daniel. Never namin pinlano. So yung unang-unang ano doon na may erection si Daniel was totally accidental. First shooting day. May isa pa akong anecdote pala about the genitalia of Orestes. Sumalangit na ako ang kanyang kaluluwa. Nung ano, gagawin na namin, parang nag-chicken out si ano. Alam niya naman na mayroong close-up eh. He was masturbating with his gun and the blood of Anne-Marie. Ganun yun, ganyan kadugo eh. Sabi ni ano ni Orestes kay Peke, ano, direct double na lang. Wag na lang ako. Don Escudero and our art director, kumuha ng callboy masahista okay. Sa New York. They're somewhere near. Yun yung close-up namin. Di tapos yung pelikula, malapit nang lumabas, malapit na mag-final cut. Nung gabi, tumawag kay Galyaga, si Orestes, direct, reshoot natin yung ano ko. Ang liit, direct. Ang liit daw nung ano, nung ari nung double. One of my sharpest memories is, kung gaano ka dedicated na artista si Sarsi. Remember, ang manager niyan, si Ray De La Cruz. In one of our days off, bandang siguro panahon ng Santa Cruzan, yung soft drink beauties, binubok niya ano. So si Sarsi, meron ng schedule na shooting sa, ang layo namin eh, nasa Quezon kami, sa Atimonan. Ayaw niyang pabalikin kasi binook niya for some Bulacan ano, piyesta or basta Barapino. Santa Cruzan. Alam mo ginawa ni Sarsi? Nag-taxi siya mula Quiapo. Diba? Pagdating doon, pinahanap niya ako dahil alam niya ako yung may hawak ng fans kasi ako yung PM ng ano eh, ng Virgin Forest. Sobra. Ang dami nga hindi naniniwala eh. Kasi you know, ang parang mababa tingin natin sa mga ano actresses who belong to certain groups of mga bomba, mga ganoon, tsaka actresses who show their boobs, you know, parang sa atin napakalaking bagay. Sa Europe, baliwala 'yan. Si Sarsi was a wonderful person. Of course, once upon a time, first time ako nag-direct. So, sobrang memorable sa kanya. Pero kaya naging memorable sobra yan. Kasi nagsimula yan, si Marcos ang presidente. Natapos, si Cory. Nagsusunog ng gulong yung mga tao sa ano, nagno-noise barrage yung buong Manila. Eto kami sa Casa Marcos, kamiting namin si, ano, si Mother. Tsaka si Chody Vidal. Mother, what's wrong? Ayaw bumalik ni Dolphy sa shooting. Bakit? Kasi bakit daw ganun? Tatlong buwan na tayo nagsushooting, hindi pa tapos dahil pinayagan mo si Gloria Romero na pumunta sa Amerika. So Dolphy was demanding an additional 1 million just to go back to the set. Yun ang problema namin. Samantalang ang buong Pilipinas namumroblema na gusto na nilang patalsikin si Marcos, kami ang pinuproblema namin. Ay, bago mo ng tao sa kasamaan! Pagkagutom, pagpapakamatay, pagkaalipin sa mga bisyo, pagtigil ng ulan, pagdilim ng araw, pagtigil ng gago, pagtigil ng gago, etche bureche. Shake, rattle, and roll. Shake. Oh God, that's a swang. The one that sticks out is, there was a time, akala ni Manilin totoong mangkukulam si Lilia Contapay. Si Aling Lilia, isa lang ang ipin dito. Nakasama ko si Aling Lilia, ang daming pelikula. Tapos nakalugay, di ba? And she wasn't that old. Ating gabi na naman, hali kayo. Takutin natin si Manilin. Aswangin natin siya. Magic Kingdom. Oh God, Magic Kingdom. Hindi marunong mag-Tagalog si Ann Curtis. So natatawa yung mga ka-eksena niya. Kailangan ulitin. Ulitin mo na lang. Say it again, Ann. Kasi talagang mini-memorize niya phonetically. Oh, sobrang professional. Very professional sobrang din ang bata. Sobrang ganda ng batang yan. I agree. Wala ka
sa amin. At isa pa, sa amin may mga tigalinis kami. Marami. Ano ka, prinsesa? Paano mo alam? Na ano? Na isa akong prinsesa. And isa pa sa Magic Kingdom, I realized how wonderful it was to be working with William Martinez. Sarap siya katrabaho. Sira ulo, kalog. Kalog-kalog, totoo. Hi, Lolo. Masaya. Dama de noche. Ganda ng ano, poster. Nga. Ines Veneracion. Solo directorial job mo, Direk. First time ko na nag-pitch kay Boss Vic. Dama de noche. Pinakasal ako agad ni Mother sa unang available na lalaki. Kung maibibigay ko lang sa'yo ang buong mundo, gagawin ko. Ang naging problema ko sa kanya, miscast siya. Pinilit kasi siya eh. Oh. Na ano eh, pinilit siya dun sa role. Alam mo kung muntik ano yan, yung batang-batang Joyce Jimenez. Ang muntik ng maging yun sa role niya. Kasi ang problema, she was playing a woman who grew up rich. Couldn't pull it off. Mahirap yun eh. Hard to pull that off. Kahit magagaling na artista. Wala kang masyado exposure sa social class na yun. Next film, Tiana. Hirap na hirap kami dyan sa ano, yung tiyanak mismo na creature. Ay, oo, yung... Yung isa, hand job tawag namin. Kasi, ano siya, hand puppet. Yung isa, throw job. Kasi, kunyari, ikaw si Lot-Lot. Atakihin ka na, ibabato ko sa'yo yung dal. Ikaw na bahalan sumalo. Kunyari, in-attack ka. Gano'n. Tapos ikaw na mag-a-acting. Direct. Blowjob. Yeah. Kasi kaya blowjob tawag, pag kinlose up siya, galing ni Direk. Umaandar yung, ay, lumalaki yung veins niya dito. Condom di yun. Dito, may dalawang condom. Iniihipan mo ano. Kaya, ang bilis. Kasi Peggy nagpangalan mo. Ay, talaga. Isa. Yung movie house kung saan nakawala yung ano yung pagising ni Janice, wala nang baby sa ano niya, wala na siyang hawak na baby, di ba? Isa yung sa pinaka memorable na eksena eh, na nawala yung baby sa ano, humagapang siya somewhere in the theater. Yung theater na ginamit namin sa San Pablo, actually totoong theater ng mga bastos na pelikula. So ganun siya kadumi, ganun siya ka, hindi namin nalinisan before. Pinagapang namin si Janice. Isang araw, walang Diyos. Diyan ko na-realize kung gaano kagaling na artista si Goma. Kasi dati parang, kasi yung first exposure ko sa kanya sa Once Upon a Time, ano-ano, si teenager lang kasi siya noon eh. Parang pa-cutie-cutie lang. Oo, yan, serious na siya. Mm-mm. At saka professional na professional. You know, people are surprised when I talk about Goma that way. Hindi nila kalain. Sobrang naman, professional ni Goma. And my sacred honor, sir! Walang bullshit, Bagtas! Kilala mo ako. I'm proud of you, Bagtas! I'm proud of you. It's a direct sonata. Rude Awakening. Pero hirap na hirap kami sa sonata because Sherry gave us only 8 days. 8 consecutive days para tapusin yung pelikula. Ay, ang bigat na pelikula niyan. So, ang ginawa namin, kumuha kami ng 2 DOP. Hinati namin ni Peke yung pelikula. Sa'yo si Sherry, akin yung 2 bata. So, that's how we shot sonata. Ang music ng opera, napakaganda. Hindi mo kailangan intindihin ang mga words para maramdaman mo ang sinasabi nila. Kailangan na intindihan mo dito. Pero nung una namin ginawa yan sa Baby Love, sabi nga ni Peggy, kami may kasalanan kung bakit na-discover ni Mother yung pito-pito. Kasi natapos namin yung Baby Love in 7 days dahil 2 kaming unit. Yung Regal unit na kay Peke, yung Cine Group na sa akin, 2 buong unit kami. Pinaghiwalay namin lahat ng mga eksena. Tapos 2 days lang kami magkasama ni Peke. So in 7 days, galing, ano? Tapos. Direk, meron kaming ano dito. Pick a name.
Aiko! I don't know why I never got close to Aiko. Wala naman kaming problema. Nagagalingan ako sa kanya. As a young actor, nagagalingan ako sa kanya. Malalim siya eh. Oh, Direk Joel. Si Joel, partner ko sa dalawang soap at least. Gustong gusto ko about Joel is yung kagustuhan niya na pinakamaraming hog na kaya niya. Kawawa dyan yung mga artista na talagang who take care of their beauty. Kaya nilang memorize yung lines sa kin Blacky. Kita mo nagkakabuhol-buhol na yung kable ng dalawang camera kasi 16 na sequence, tutuhugin ni Joel, gusto niya yung emotional continuity daw. Sabi ko nga kay Joel, kalokohan, ano yan eh. Tingnan mo yung itsura ng babaeng artista mo, losyang, nakaganin yung ano, yung makeup, tunaw-tunaw. Yan ang naaalala ko kay Joel. Eric Mati, oh, we had our differences. Si Eric Mati is a very good teacher, visual director, magaling siya assistant director, and masarap siya na co-writer. Kasi mahilig siyang manood ng pelikula eh. And he remembers highlights of movies. Tsaka mahilig si Eric sa mga eksenang cool. Yan ang mga contribution niya. Gina Alahar. Gina Alahar. Tuwan-tuwa ako pag dinidirect ko si Gina as an actor. She was only married to an Eigen man. Eigen man na din siya eh. Isa to sa mga ano eh, nang takantaka kung paano nakakapag-memorize ng ganun kabilis. Mm. Si Ness, Alma Moreno. Sana well. Panoorin niyo yung Abandonada dahil lang galing niya doon. Nobody does it better than Alma. Abandonada. Si Sherry. Hindi ko akalain na mawala bigla si Sherry. We were all shocked. Ano. I'm still in one of my favorites. Naging artista ko siya sa ano eh. Hindi ko na may mentioning kung sino na alam. Si Sherry talaga. Hi! Walang ka-arte-arte! I hope I don't have a scene with him today. Talking about an actor na walang binibigay sa eksena ba? So, nahihirapan siya umarte. Ganun si Sherry. Pag magaling na magaling yung ano, lalapas siyang gumagaling. How do you assess the Philippine movie industry at the moment? Biglang dumami ang director na magaling. Biglang dumami ang writer na magaling. Pero hindi dumadami yung producer, yung financier. Imbis na lumaki, lumiit yung support ng gobyerno. I don't think merong financial FDCP. 1M, 2M, that's a joke. 6M nga ng Viva Max, pinagtatawanan natin. Ano pa yung magagawa ng 1M, 2M? Yun lang. Direk, what would you advise our aspiring filmmakers? Ngayon, marami ng opportunity to really study the craft. Ako, ang advice ko lagi, kahit noon pa, sa mga filmmakers, read. You have to be well-educated. As best educated as you can para makagawa ka ng magandang obra. Para makasulat ka ng maganda. Para makadirect ka ng magandang pelikula. The only way to do it is not through a screen. Kailangan magbasa ka ng totoong libro. The more you know, the better filmmaker you'll become. Words to ponder. Romans chapter 8, verse 28. In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. Gusto kong pasalamatan direk ang aking mga walang sawang sumusuporta po sa akin, FG Clinic, my FG family for my skincare direk, si Jill Stewart Eyewear, para po ako nakakakita ng magliwanag. Maraming salamat, Jill Stewart. Bernardo's Golden Diamond for my jewelry, and also si Lucy Britannico of Britannico Salon for my hair. Thank you very much. Thank you, direk, for gracing my munting channel. Thank you very much, and I hope that, direk, we will work again together. Sana. Sana, direk. Thanks very much for watching, friends, and always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Nahirap. Narinig din sa pangit ko.